At bago natin itanim doon sa pagtataniman natin doon sa sakahan natin mga kasaka, i-check muna natin itong mga niyog natin na pinapatubo. So, itong ganito, nakikita ninyo itong may ubod na dahon niyang maliit. Ito. Yan. Yan, dapat kulay green yan. Ibig sabihin, buhay po ang ating pinatubo na niyog. At kung sakaling mayroon kayong nakikitang ganito, yung ubod na pinakaubod na dahon niya ay nalalanta, ibig sabihin yan, patay ang pinatubo ninyo na niyog. Pero huwag nyo lang itong itapon mga kasaka. Kunwari, uobserbahan nyo na lang to. Lagyan nyo lang doon sa lagayan ninyo, sa may gilid. Obserbahan nyo lang ito. At kapag buhay ito, itong may green dito sa baba, banda, pag tumaas, tapos magiging green na po yung dahon niya ulit, katulad niya nito, eh, pwede natin itanim. Sayang din eh. Eh, baka mabubuhay. Pero kung nalalanta na siya lahat, patayin nyo na. So, ayan po mga kasaka. Katulad nito, yung pinaka-ubod na dahon niya. Oh, hindi na nga. Ayan. Ay, may green. Oh, ayan. Green. Baka sakaling magiging ano po yan. Mabubuhay po yan. At kami mga kasaka dito, sa akin lang, hindi ko pinapahawakan dito kapag dinadala doon sa may taniman o kung saan natin dalhin. Hindi ko pinapayagan yung may hahawak dito. Dapat ang hawak talaga kapag itatanim natin dito sa mismong dito. Okay? Hindi po natin ipinahawakan rito kasi may posibilidad na mamamatay din yung ating pinatubong niyog. At dapat yung mga ugat ay pagsikapan natin hindi mapuputol. Pero may mapuputol talaga niyan. Huwag lang talaga natin siyang bugbog. Bugbog sa ayan, sa kakalipat-lipat natin o pagdadala. So dapat ang hawak dito lang natin hawakan at dahan-dahan. So ingatan lang natin yung mga ugat kasi wala naman tayong ginagamit ng mga medisina dito para pang paano sa mga kuan. Purong native lang to. Kumbaga, sinunod lang natin itong mga technique na ito sa mga ninunuan natin. At dapat din daw mga kasaka, kapag nagpapatubo tayo daw doon ng ganitong niyog, so ang pwede daw nating itatanim ay yung tumutubo daw rito. So ayan, yung sa gilid ng yan, dito siya tumutubo. Dahil ito daw ang puno na ito, kung sakaling mabubuhay man ito, magkakaroon talaga siya ng bunga. At kapag ganito daw, sabi ng mga ninunuan namin dito, so kapag dito siya mismo tumubo sa mismong ano niya, pungol, yung katulad dito, dito siya tumubo, hindi daw yan magbubunga. Pero hindi po ako naniniwala niyan mga kasaka. Kasi sa niyog lang siguro talaga yan, sa klase ng niyog. Pero kahit ganyan, basta healthy lang yan, tinatanim ko yan doon sa sakahan natin. So kung alanganin man kayo, kung gusto nyo talagang mamumunga yung niyog ninyo, ayan, dapat ang tubo niya nandito sa gilid ng niyog. Tulad nito. Ayan, dapat dito. Huwag dito. Patagilid. Ay kung nagpapatubo kayo ng mga ganitong klaseng niyog, dapat para dito siya tumubo, ang pagkakalagay ninyo doon sa lupa na paglalagyan ninyo, pag ganun, kunwari wala pa itong dahon, pag ganun, para ang tubo niya dito siya tutubo. Huwag po siya pag ganun, kasi kapag pinatayo niya na lang ganun, ang tubo niya talaga dito talaga yan, strict. Kapag pag gusto niyo ganito ang tubo niya, i-ganin niyo yung niyog niyo parang ganun, at saka dito yan tutubo katulad nito. Gusto kong pansinin ninyo itong mga kasaka. Simula rito, itong niyog na ito, at saka yung nandon, at saka yung nandon, at saka dito, mula rito, papunta doon, ay magkakalapit lang. Mga dalawang dipa lang ang layo ang bawat sa kanila. So, pero kung titingnan natin sa itaas, ayan, lilipat tayo ng pwisto. So, ayan, lumipat tayo ng pwisto para makikita natin kahit paano yung mga bunga niya.
So nakikita ninyo naman mga kasaka, marami siyang bunga. So sa sukat po mga kasaka, kahit pala magkakalapit lang sila, pero sabi ng papa ko na huwag daw ilapit, na anim daw na di pa. So ang ginagawa natin doon sa sakahan natin, doon sa tinaniman natin ng niyok, apat na di pa ang layo pataas, pero lagpas sa anim na di pa o pito ba yung di pa ang lapad niya papunta rito. So may posibilidad din na bubunga talaga yung tinanim natin doon sa bukid. So yan po mga kasaka.